O'Brien ipinakilala na sa publiko ang ipinalit kay Pocuang. Viral na viral ngayon sa social media ang balitang isinapabliko na di umano ng dating asawa ni Pocuang ang bagong girlfriend nito. Sobrang ikinabigla ng mga netizens lalong-lalo na ng mga fans ng naturang actress dahil itinaon pa di umano ni Lee O'Brien ang paglantad ng bagong iniibig nito sa panayam ni Pocuang sa programa ni Boy Abunda. Makikita sa panayam ng actress na bumuhos ang mga luha nito, inamin din niya na hindi siya minahal ng dating asawa. Hindi naman makapaniwala ang mga netizens sa ipinalit kay Pocuang dahil hamak naman di umano na mas maganda ang naturang actress. Walang patid ang pagbuhos ng luha ni Pocuang nang magkwento siya tungkol sa paghihiwalay nila ni Lee O'Brien, ang ama ng kanyang 5-year-old daughter na si Malia, sa Fast Talk with Boy Abunda ngayong Biyernes ng hapon, February 3, 2023. Naging totoo si Pocuang sa sarili nang sabihin nitong umasa siyang magkakabalikan pa sila ni Lee kaya nagsinungaling siya sa interview sa kanya ni Nelson Canlas ng 24 oras noong July 2022. Sa panayam ng 24 oras, pinabulaanan ni Pocuang ang mga haka-hak ang hiniwalayan niya si Lee dahil palamunin ito, at walang katotohanan may kinalaman sa pera ang pagkawasak ng kanilang relasyon. Pero sa pag-uusap nila ni Boy Abunda ngayong araw, inamin ni Pocuang ang ginawa niyang pagsisinungaling dahil may kinalaman sa pera ang pinag-ugatan ng away nila ni Lee. Ipinagtapat ni Pocuang na binigyan niya si Lee ng puhunan para sa negosyong binuksan nila pero walang perang bumalik sa kanya. Saad niya, karapatan ko kasi bilang partner mo sa negosyo na malaman. Ano na tayo? Nasaan na tayo? Anong nangyayari? Nagpapa-update lang naman ako sa kanya na feeling ko, karapatan ko yun. Ang dating sa kanya agad, hindi niya nagustuhan. Halos 1 year na akong walang naririnig. Normal lang naman yun. Nung last month, ito ang gastos natin. Yun lang naman ang hinihingi ko. Hindi niya nagustuhan. Parang ang dating sa kanya, hinuhusgahan ko na siya agad. Parang tinanggala niya ako ng karapatan na malaman. Pagpapatuloy ni Pocuang, kaya nga tayo nagnenegosyo para sa bata. Sa ating mga artista, hindi naman tayo laging may project. Hindi tayo laging sikat, hindi laging may spotlight. So, maganda yung nakaisip kami ng negosyo. Hindi niya talaga siguro nagustuhan yung nagtanong ako. Samantala may panibagong pasabog si Pocuang tungkol sa kanyang ex-partner na si Lee O'Brien. Sa lumang post ni Lee sa Instagram noong isang linggo, ibinahagi niya ang kuhang larawan ng 5-year-old daughter na si Malia O'Brien sa Mind Museum. Mensahe ng American actor sa caption. Love this shot of you, sweetheart. Doesn't matter how many mirrors, there's only one of you. Te quiero mi amor. I love you, my love. Si Malia ay nagdiwang ng kanyang ikalimang kaarawan noong January 18, 2023. Ibig sabihin nito ay mula nang isilang ni Pocuang ang anak ay siya lamang ang sumusuporta rito. Taliwas ito sa sinabi ng comedian noong July 2022 nang maisiwalat sa publiko ang hiwalayan nila ni Lee. Matatanda ang may mga komento ang netizens na di umano'y palamunin lamang niya sa Lee sa kanilang bahay. Masakit daw para sa komedyana ang mga nababasa niyang ito sa social media at kung ano-anong klaseng espekulasyon patungkol sa kanilang hiwalayan nila ni Lee. Pagtatanggol pa niyang umiiyak, una sa lahat, walang third party, wala, in all fairness kay Papang. Di rin pera kagaya ng mga lumalabas na pera, hindi ho, walang ganon. Siguro na ano lang kami, ano ba tawag doon? Napagod. Sana alam ng tao na yung hinuhusgahan niyo na si Lee O'Brien ay mabuting tao naman po. Mabuting ama, nasasaktan lang ako sa mga nababasa ko. Kesyo palamunin ko raw, masipag po yung tao. Samantala buwelta ni Lee na hindi totoong hindi siya nagbibigay ng suporta para sa anak. At hindi rin umano totoo ang mga naging pahayag ni Pocuang sa social media. Talala.